tatlong common reason kung bakit may mga Pilipino na na-upload. Turistang Pinoy na na-upload palabas ng Pilipinas magtutur sa ibang bansa. Number one, discrepancy. O yung, ano ba yung discrepancy na, ibig sabihin ng discrepancy, no? Yung mga dokumento na hindi tumutugma doon sa pag-interview sa'yo, or kaya hindi mo alam yung dokumento mo pala merong discrepancy. Halimbawa, hindi mo alam yung passport mo, hindi mo alam na may rules pala, hindi lang sa Pilipinas kundi kahit sa ang bansa, no, na pagka lalabas ka ng Pilipinas, kinakailangan yung iyong passport valid 6 months pataas. Pagka yung passport mo, 5 buwan lang siya, ang validity niya, 5 buwan na lang ang natitira, definitely, upload ka. No question as yun. Talagang pag nakita, 6 months below ang validity ng passport mo, 5 months and 2 weeks, 5 months and 3 weeks, definitely, ano ka nun, upload ka nun. Maliwanag na maliwanag yun. And then, pangalawa, proof of financial capacity. Dito marami nagsasabi, ipinapasok yung rights to travel, yung human rights. Kasi, ang tanong eh, kung sakali ba na ikaw ay walang pera, wala ang karapatang mag-travel? Ang sagot dyan, yes and no. Yes. Unahin natin yung yes, ano? Kasi, kung wala kang pera talaga, wala kang trabaho, eh paano ka makakapag-travel? yung pupunta ka nga lang sa Boracay, wala kang panggastos eh. Gusto mo magpunta pero, sorry, wala kang sapat na panggastos. How much more pagka ikaw ay pupunta sa ibang bansa? Di ba? Eh yung tanong, wala kang pera, wala ka na bang karapatang magbiyahe? Sa ganong senaryo, ang sagot, yes. Di ba? Pero, no yun, kung sasabihin mo, yung karapatan mo mag-travel, hindi nawawala yun. Naandun palagi yun. Wala kang pera, pwede ka pa rin naman mag-travel. Paano? Kumuha ka ng sponsor. Yung sponsor mo, siguraduhin mo na yung proof of relationship nyo na andun at the same time, financially capable yung iyong sponsor na kaya kang panagutan ano man yung mangyari sa'yo doon sa bansang pupuntahan mo, at the same time yung gastos kung ilang araw ka doon, ilang linggo ka doon or ilang buwan ka doon, kaya niyang panagutan. Ibig sabihin, sapat-sapat yung financial capacity niya para i-shoulder lahat ng expenses mo bilang turista at pupuntahan mo siya or sponsor mo siya. Pangatlo, yung tinatawag na fake documents. Usually ito sa yung mga turista na fake tourist. Sabihin na natin, no? Fake tourist talaga. Ang dokumento nito, peke. Lalo na pagka ito nagpalakad, merong scammer o merong illegal recruiter, ako bahala sa iyo, wala kang gagastusin, even passport, even airline ticket, sagot namin lahat. Yung pala, basta't lalabas ka as tourist, pagdating doon sa lugar na yon, magtatrabaho ka, may sweldo ka. Di ikaw naman, syempre payag ka kasi wala kang pera rito, wala kang trabaho sa Pilipinas eh. Ang hindi mo alam, yung palang gagamitin mong dokumento, dahil sila nag-produce, sila bahala lahat, fake pala. Or kaya, ikaw mismo sa sarili mo, magaling ka, di ba? Dumiskarte ka ng sarili mo. Kumuha ka ng fake na certificate, gawa sa rekto. Ngayon, wala na yata yung rekto. Parang sakyapo na yata ginagawa. No? Lumipat na yata ng pwesto. And sige, gawa ka ng mga fake na documents and then yun ngayon ang ipoprovide mo. Pagka ganun, definitely, ma-upload ka.
At pagka ganong case siya, hindi lang offload yun. Mapupunta ka sa IACAT, Interagency Council Against Trafficking. Maiimbestigahan ka, baka may pagkakataon na ikaw ay makulong pa. So, yun yung tatlong common reason. Iahabol ko, dun sa proof of financial capacity, walang trabaho pero may pera, may ipon. Sabi natin, kumikita, marami nga yung underground economy, pilitin yung makapag-produce ng bank statement. Kasi hindi po pwede yung verbal. Marami kong pera. Bakit ayaw nyo akong paalisin? Ang tanong, nasaan yung proof na ikaw ay maraming pera? So, kinakailangan ng dokumento. Kaya, yun, yung tatlong common reason kung bakit may mga turistang Pinoy na na-upload palabas ng bansa natin, Pilipinas. Ganun. Kasimple yun.